Hi guys, I'm back. So once again guys, welcome no dito sa aking Glenn R. Parantar TV. So kung bago ka lang dito sa channel ko guys, please subscribe my YouTube channel, and kung pwede guys, pakihit naman yung notification bell para every time na meron akong bagong video, manotify po kayo. At this moment, he knew. He f***ed up. Destroy everything! Destroy everything! So ngayon guys, magbibigay ako ng mga tips no kung paano natin maiiwasan yung mga problema kung tayo magsisimula sa pagninegosyo ng pagbababoy no. So kadalasan guys, yung mga gustong magnegosyo ng pagbababoy ay agad-agad no, gusto na silang bumili agad no ng mga material para gawing business no, like bumibili ng piglet no, at alam niyo naman guys na sa ating mga Pilipino ay kumbaga parang gustong nandiyan na agad no. So hindi nila inaalam yung mga dapat na malaman nila sa pag ninegosyo ng baboy no. So ngayon guys, magbibigay ako ng tips no na para hindi tayo magiging malaki ang gastos, ngunit maliit ang kita natin. So, i-avoid natin yan guys kasi sayang yung time natin, sayang yung effort, sayang yung pera na ini-invest natin. So, mapunta lang sa wala, no? So, ngayon guys, magbibigay ko ng tips, no? No, so, ito guys yung mga halimbawa na dapat malaman natin. So magbibigay tayo no ng tips no ng mga halimbawa na i-consider natin kapag tayo nagsisimula na sa pagninegosyo ng baboyan no. So dapat alamin natin no kung tayo ba ay marunong mag-alaga ng hayop o baboy no. So dapat alamin natin kung mabigyan ba natin ng tamang halaga o tamang pagmamahal yung sinisimulan natin na negosyo no. Dapat alamin niyo yan. So kasi guys, pag pinabayaan lang natin no, kumbaga parang nagpapakain tayo, nagpapainom tayo, so parang hindi tayo nagbigay ng tamang pagmamahal or seryoso no sa negosyo natin. So meron din yang downs guys. So possible no dumating yung araw na magkasakit sila no, because hindi tayo nagbibigay ng tamang management no, tamang paglilinis sa ating bakuran. So dapat i-consider natin yan as nagnegosyo tayo no. So yung mga common disease guys na dumapo sa ating mga alaga is yung una yung sipon no. Yung sipon guys is napakalaking problema to no, kasi hindi lumalaki yung mga alaga natin, so nagiging bansot no. So pangalawa guys ay yung pagtatae. Ang pagtatae guys, kahit isang araw lang no, so equivalent yan sa 7 days no. Nagbibigay ka nga ng pagkain o nga kumakain, pero hindi ito lumalaki no. So napakalaking problema to kasi nag-invest tayo ng pera no. So pag hindi natin na monitor yan, so meron tayong problema, darating ang araw no na mamamatay yung alaga natin. So napakalaking problema sa production natin or sa ini-invest natin ng pera, ay talagang malulubo tayo no. So yun nga guys, yun lang muna no. So sana nakatulong itong video na to, and dapat mag-subscribe kayo dito sa channel ko para marami pa kayong malalaman about sa mga business natin katulad ng hayop and pagbababoy.